Ganda ng entrance. Oh. Ayaw. Di ba yan yun? Ikaw engineer dito, boss. Special silang in-install dito sa gate ng subdivision namin. At para tayong nasa expressway dahil may autoboom dito. Yung kalsada namin. Ayan na, nakikita ko na yung future ba. Patapos na eh. So, kinocuring na lang. Although, nakasimento na. So, syempre, pati yung loob niyan, kailangan patigasin muna. At as you can see, may mga dumadaang mga dump truck dito dahil may malapit na quarry sa lugar namin. Kaya kailangan, cured na cured. Mahirap naman yung gawa ngayon, sira bukas. Ayan o. Oh. Bagong gawa yung kalsada. Ang ganda. Tsaka ayos yung surface ng kalsada. Hindi matagtag, di maalok. Pero ayun. So dito, anda, hindi pa tapos. O yan o, may nagtatraffic pa. So one way pa rin siya, no? Wow. Pero at least yung kalahati gawa na. Parang mataas ng konti yung ginawa nila dito, ha. Well, dito sa lugar namin hindi naman nagpa-flood. Kailangan natin dito. Dito tayo. So maganda dito sa lugar namin kasi yun nga, may katabing dike, no? And then may mga ilog din naman dito. Kaya yun, maganda dito sa lugar namin. Dito na ako dadaan. Masyado ng wasak-wasak yung daan. Tapos may mga exclusive villages dito. Like dito sa kanan ko. Ayan. Maselan dyan. Pero super ganda dyan. Tapos meron pa dito. Exclusive din yan. Yung mga lupa dyan. Siguro 3 million lupa pa lang. Wala pang bahay. Tapos hanggang dito ginagawa yung kalsada. May guhit-guhit. Nakakagewang to ng motor eh. Oh, ramdam ko yung guhit kasi eh, oh. Hindi pa ako nakapag-change oil ngayon. So as you can see, 3,000 yung aking trip. At try natin dito sa Kawasaki Little Branch. Kung saan dyan nagpapagawa yung mga may Kawasaki big bikes. Basta lahat ng Kawasaki. Try natin kung makakapag-change oil tayo. And sakto, wala kasi akong filter eh. Kaya doon na tayo bibili. Then pa-change oil na rin natin. May ilang isa ko sa bahay kaso filter wala ako eh. Sa mga may Z1000 nga pala, may kahalintulad na oil filter ito sa mga kotse. Ang sabihin nyo sa auto shop, bili kayo ng VIC 806. Yung filter na yun is para sa Honda Civic. Bakit wala na siya? Sarado na, boy! Ayun oh! Kita nyo green? Sarado na pala! So sad. Ganun talaga ah. Saan ako magpapa-change oil? Kay Bike Tech na lang. Subukan natin si Bike Tech. Pero sigurado may filter yun. Noong isang vlog natin, nagtanong ako kung saan magandang pamasyal na hindi nyo pa napupuntahan. And since tayo ay inuuna natin yung malalapit lang muna, nakita ko itong comment ni Sir, isa sa subscriber natin. Ang sabi niya, insan sa Cafe Josepina sa Tarlac, must try mga coffee nila and maganda yung view. Very relaxing. Kaya naman tayo ay pupunta ngayon doon. But for the meantime, magpapa-change oil muna. Try lang, wala naman mawawala, di ba? Dadaanan naman natin yung shop ni Bike Tech eh. Hey Joe! Sinerge ko muna yung
lugar. And yung mga pictures na in-upload na nila, mukhang maganda naman. Maganda yung garden. Ang tanong, bukas kaya si Bike Tech? Sana bukas. Sarado, pre? Hindi po. Ah, pwedeng magpa-change oil sa likod? Ate, kung gagawan? Lalo, maka-radiar ka. Aligo! Ate, pa-change oil kayo mo yung Z1? Apo na, no? Ala, no? Oo. Oh, mga tropa talaga na nandito, mababait eh. Maganda yung may tropa ka sa mga nagme-mekaniko, you know? Kahit may ginagawa, gagawin din sa'yo. Approximately 30 minutes i-change oil yung motor at mainit pa, so palalamigin ni brother ang chief mechanic ng Bike Tech Performance. Bago na? Ah, na-demote ka na? Ay, sad to say, na-demote na. May isang Z1000R dito, dinala dito sa Bike Tech kasi may check engine siya, no? So nilolocate nila yung bakit may check engine. Tapos may mga fuse daw siya na busted na, so ngayon papalitan nila ng bago. Sa tingin ko 2017 model ito kasi pure black siya. So yung 2017 model kasi sticker lang yung parang may kulay niya, yung yellow. So tinanggal ni sir at mukhang ipaparepaint niya to kasi puro ano na eh, kiss-kiss ng lihay, oh. Tignan yung kaibahan pagka may small details yung motor. Yun yung black na plain. Siguro pang Batman style. Pero kung lalagyan mo ng konting detalye, mas ago pansin yung may green since ito ay Kawasaki. Okay, tapos nang ma-change oil si Z1 at wag nating kalilimutang i-reset yung kanyang trip. Yun, back to zero pati yung trip B. So dyan tayo babase kung ilan na yung tinakbo. Dahil 5,000 km ang sagad bago mag-change oil dito sa ating Z1. Polysynthetic yung kinarga at tayo ay magbabayad na. Par, magkano par? So ang bill natin is 2,800. 1, 2, 3. Ay, lalabas na nila. Thank you. Ingat. Tapos yung isang Z1 tapos na rin. Nagawa naman yung kanya signal light and check engine. At sabi namin, magpa-wallet na lang siya para hindi na nag-check in every now and then. Sa akin, naka-wallet na. Diba? Pati kadena, nilinis, no? Thank you, par. Par, thank you. Once again. So, magsa-search tayo ngayon. Cafe Josefina. Diba? Lumabas ka agad. O, start tayo ngayon. 33 minutes lang yung travel. 20 kilometers away lang. So, ta, pupunta na tayo ngayon. Par, thank you. Bye-bye. Ay, pagkasarap ng bagong change oil. Lagay natin sa... Saan ko kaya ilalagay? May orasan naman yung cheeky ko, no? So, dun tayo sa temperature up. Sumobra. Yan, 77 degrees Celsius na. Nga pala sa automatic boom doon sa subdivision namin, pala silang binibigay na sticker kasi nasi-sense lang ng system yung plate number ng sasakyan at motor. So kahit nasa likod yung plate number ng motor, masi-sensor pa rin kasi dalawa yung camera niya na magde-detect sa plate number. So nakapag-register ako kagabi at sa Facebook tignan ulit natin, no? Kasi pati yung mga bikes ko na pang show, in-register ko lang, pwera lang yung radar natin kasi hindi ko naman siya ira-ride eh. Painted man to, ang ganda ng pagkakagawa. Pati yung emblem and Grandia sticker, ang linis na pagkakagawa. Okay to ah.
yung kulay, oh. Eh, umiwas na yung truck, eh. Hindi kasi nakikita yung motor. Cafe Josefina. Oh, ganda ng entrance, oh. Wow. Good afternoon. Diba? Ganda ng entrada. Luwang ano? Okay, parking natin dito. Yun. Oh, exit yun ah. Pwede naman siguro. Yun lang yung entrance eh. No, bakit no parking dito? Ah. Mukhang ginagawa pa tong Cafe Josefina. Sana huwag mapagkamalang cellphone ulit. Baba ah. Ayos ah. Hello. Wow. Ayos dito ah. Set up pala yung camera ko. Ang sasarap ng pagkain dito. Tsaka hindi siya ganun kamahal ha. $2.98 lang. Tsaka maganda dito. Pinoy style. May picture. Nauna pa yung pagkain sa pag-video ng... So nakalimutan ko. Tunaw na yung burger. Doon ko pa binit siya. No? So ito yung burger na in-order natin. Then... fries with ketchup and then cucumber na inumin. Ayun, labas tayo. After natin kumain, kita nyo naman yung kagandahan ng lugar. Piniper talaga nila pang Valentine's Day na may puso-puso pa. Hanggang kailan nila i-display yung puso, sir? 15 pa. Ah, okay. 15 pa, pwede ba? Ah, hanggang habol pa, hanggang 15 na. Ganda dito, boss. Pang date talaga, eh, no? Ito, yung tubig dyan, sir. Ano yan? Pwede magbangka dyan, no? Talagang... pwede pa. Ah, talaga? So may babayaran lang additional ba? Ganon? Oh, okay, magkano naman? 100. Pwede sa bangka, sir. Pag may magsasaguan, 150 yan. Oh, malaki. Iyate, ganon. Wala. Dami natin na di-discover ngayon dahil sa nag-comment sa akin. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam yung place na to. Super lapit lang sa amin. Pero kita mo, mayroon palang ganito. Parang nasa Burnham Park tayo. Hello! Ayun yung mga bangka na pwedeng rentahan. Parang sa Burnham Park talaga. Hindi nga lang malinaw yung tubig kasi ang tawag yata dito is stagnant water. Dito naman ang ganda, daming mga tables. Dito, well-maintained nila oh. Ang linis oh. Yung CR nila dito, may mga naglilinis. Ang ganda oh. Mayroon pa silang ganyan for Valentine's. Saktong-sakto yung vlog natin ngayon oh. Lahat ng tables and chairs, pwede kayo magpwesto dyan. May mga barista pa doon oh. Hindi lang pang date. Pwede rin sa mga riders. Hindi naman siya ganun kalayo sa expressway. Ang lawak pala nito oh. May kubo pa dun oh. Malayang maglakad-lakad dito. Wow, hindi ko alam kung hanggang saan oh. Pero mukhang ito na yung boundary no. Ayun. Di ba yan yun? Ayaw lumapit. Iba yata yung language nila eh no. Meron pa silang LED screen dito. Then parang ito yung stage niya. Mukhang floating to guys oh. Oh. May mini swimming pool pa dun oh. Mukhang pwedeng matulog dito. May duyan pa. Sakay tayo. Sarap. Nice, diba? Right. Ay, wait lang. Thank you, boss. Thank you, thank you. Ikaw engineer dito, boss? Ano? Ikaw nag-develop dito, boss? Ang galing mo, boss. Sa tubig pala. Ay, kayo naglagay ng tubig. Hey, what's up? Shout out. Let's go, guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Ayan, magmekos-mekos ka muna. Dahil yung mga lugar na kagaya nun, magandang i-ride yun. Kagaya ng ginawa ko, kasama ng barkada mo. Single din. Huwag kayong malungkot kung kayo man ay single ngayon. At kung ako sa inyo, sulitin nyo ang pagiging single. Dahil kagaya lang din yan ng pagkakaroon ng pamilya, pag-iiba ang lifestyle mo. Kung dati, pawang pang sarili lamang ang iyong inaalala. Kapag may girlfriend ka, almost all of your time, halos i-google natin sa kanila para naman sila ay laging masaya.
anak siyang Ducati. Alright guys, maraming salamat sa mga tumapos ng aking video at dito muna natin tatapusin ang ating vlog. At sa susunod na vlog, pupunta tayo sa launching ng bagong motor ng Honda. Abangan niyo po yung vlog na yon. Alright guys, wait for speed. Tiyak baka bomba eh. Registered vehicle, keep right, avoid tailgating, keep distance, motorcycle lane is this way. Okay, so hindi ko alam kung kailan mag-go-go, no? So tingnan. Okay. Nice.